kwentong pinamagatang Sipilandok sa Pulo ng Pawikan. Kwento ni Virgilio S. Almario. Guhit ni Cora B. Albano. Sawa na si Dato Usman sa lahat ng pagkain. Gusto niya may ibang pagkain para sa pagdiriwang ng bagong buwan. Ah, ang itlog ng pawikan na sambit niya at kumislap ang dalawang matakaw na mata. Gusto kong kumain ng itlog ng pawikan. Narinig ni Pilando ang bagong pithaya ng sakim at makapangyarihang si Dato Usman. Kailangan kong iligtas ang mga itlog. Tinawag niya ang kaibigang Lumba-Lumba at dali-daling sumakay patungo sa malayong pulo ng pawikan. Dalawang pangkat ng piling mandirigma ang sumakay ng dalawang paraw upang tugtin ang utos ni Dato Usman. May dala silang 10 malaking basket na paglalagyan ng mga itlog ng pawikan. Nangako silang mag-uwi ng 2,000 itlog. Pagdating sa pulo ng pawikan, nag-ipon si Pilandok ng mga batong hugis itlog at inilagay sa kubling puok. Pagkatapos, hinakot niya ang lahat ng itlog na matagpuan niya at itinago sa magubat na bahagi ng isla. Kahit pagod na pagod, ayaw niyang magpahinga sapagkat alam niyang darating anumang oras ang mga mandirigma ni Dato Usman. At lumitaw nga kinaumagahan ang mga paraw. Ngunit bigla rin dumagsa sa paligid ng pampang ang malalakit daang-daang lumba-lumba. Hinarang nila ang mga paraw ni Dato Usman. Ayaw nilang padaungin ang mga mandirigma. Ngunit salbahe ang mga kawal ni Dato Usman. Sinibat nila at pinana ang mga lumba-lumba. Maraming nasugatan ng maluha at napilitang umatras ang mga bayani. Lungkot na lungkot si Pilandok sa naging madugong pagtatanggol sa pulo ng kanyang mga kaibigang lumba-lumba. Nakadaong ang mga kawal ni Dato Usman. Napagod din sila at nagpapahinga. Nang lumitaw ang nakabalat kayong si Pilandok. Makinig kayo mga dayuhan, sigaw ni Pilandok. Magiging bato ang itlog kapag walang pahintulot. Uulitin ko, magiging bato ang itlog kapag walang pahintulot. Magiging bato ang itlog. Nagtatawanan ang mga kawal ni Dato Usman. Sino bang matandang yon? Baka baliw dahil sa labis na itlog. At nagsimula silang galugarin ang dalampasigan. Tuwang-tuwa sila nang makatuklas ng unang pugad ng pawikan sa buhanginan. Maingat nilang inilagay ang mga itlog sa basket. Nang lumaon, naghiwa-hiwalay sila sa paghahanap dahil wala silang makitang ibang pugad. Nag-iwan lamang sila ng mga bantay sa mga basket at lumakad ng malayo ang mga tagahanap. Anupat, pagod na pagod ang mga kawal at inabot sila ng dilim bago na puno ang mga basket. Naisip nilang magdiwang at uminom ng alak bago matulog para sa pag-uwi kinabukasan. Nasa gitna sila ng pagdiriwang nang muling lumitaw si Pilandok. Makinig kayo mga dayuhan, sigaw ni Pilandok. Matutong magbilang, may bantay sa lakad. Nang buksan ang mga basket, kulang ang laman. May nawawalang mga itlog, biglang may sumuntok sa isa sa mga bantay. Isa pa sa bantay ang tinaga. Nagkagulo, hinakot ni Pilandok ang mga basket at pinalitan ng bato ang mga itlog. Matagal ang bakbakan at nahinto lamang ng marami sa mga kawal ang nasugat. Kinaumagahan, matamlay na ikinarga ng mga kawal ang mga basket sa kanilang paraw. Ni hindi nila napansin ang pagbigat ng basket. Inakala nilang nanghina lamang sila dahil sa pagod at sa hanaganap na paglalabanan. Sa harap ni Dato Usman, buong dangal na iniharap ang mga basket.
Ngunit, tulad ng dapat asahan, puro bato ang nalantad na laman ng basket. Bakit naging bato ang mga itlog ng pawikan? Kahit bantaan ng kamatayan, ayaw nang bumalik sa pulo ng mga mandirigma. Walang maihahandang itlog ng pawikan. Si Dato Usman kahit sa iba pang bagong buwan. Samantala, ibinalik ni Pilandok ang mga itlog sa mga pugad ng buhangin. Binantayan niya ang pulo ng pawikan. Nasa isip niya, baka bumalik ang mga kawan. Kailangan bantayan niya hanggang mapisa ang mga itlog. At ligtas na gumapang ang mga munting pawikan. Daan-daan mula sa bawat pugad. At tila tinawag na kanilang ina patungo sa dagat. Salamat sa inyong pakikinig. Laging tandaan ang bida solusyon sa COVID-19 ng DOH. B. Bawal walang mas. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon. Hanggang sa muli, paalam!